at angat buhay lahat. Eto na, graduate po, nasa student council ng high school ng De La Salle, tapos naging presidente po ng UP Student Council sa college, and 7 years old pa lang, sumasali na sa mga rally, may mga picture siya, Metesibo, for the Constitution, he was already fighting at 7, so calling niya talaga po ang manlilibihan, lalo na sa mga nasa laylayan. Ito po ay may 3 degree. Kaya hindi na ako nagtapos. Hingi na lang ako. Yung isa po ay isang degree in comparative literature. Ang hirap. Kaya pala sabi ko, ano ba to? Ba't ang hirap? Nakamask pa pala ako. Sorry. Comparative literature from the University of the Philippines. Tapos, meron din siyang law degree from the University of the Philippines. And he is your only applicant to be your second father in the Philippines. Your vice president who has a master's degree from the JFK School of Government in Harvard University. May I introduce to you my beloved husband, boyfriend, best friend, and favorite farmer, Kiko Pangilinan! I love you, Cebu! Higugma ko kayong tanan! Dagang salamat! God bless you! Refresh yourself in this paradise. We're beautiful and wonderful. Sharon, sa April 28, 26 years na kaming kasal. Nakuha ko ang kanyang matamis na oo. At matapos ng 26 years, ayan, patay na patay pa rin sa akin. Di niya narinig. Pero huwag niyong ipagkakalat, baka umabot sa kanya. Ako naman ang patay sa kanya. Magandang gabi, Cebu! Batiin natin ang ating mga magiging senador, Teddy Bagilat, Dinjel Jokno, Attorney Sunny Matula, Risa Ontiveros, Laila De Lima, Sunny Trillanes, Alex Lacson, at Dick Senator Dick Gordon.
Batiin din natin Vice Governor Junjun Davide, Mayor Jonas Cortez, LGU Mandaue City, former Mayor Tommy Osmeña, Margot Osmeña, former Yusek Bimbo Fernandez, former Vice Mayor Romy Villarante, Robredo People's Council, Attorney Gus Go and Candice Gotianoy, Silbuanons for Lenny Kiko, at ang ating iba't ibang mga volunteer groups, ang puso ng ating kampanya, Doctors for Lenny Kiko, Lawyers for Lenny Kiko, Guapas for Lenny Kiko, Accountants for Lenny Kiko, Cebu People's Campaign Assembly, Volunteer and Artists for Lenny Kiko, Padre Madre Missionary Lay, Lenny's in Movement, Youth for Lenny Kiko, LGBTQIA+ for Lenny. At sa ating lahat, maayong gabi. Dagang salamat, Cebu. Napakainit ng pagtanggap ninyo sa atin dito. Alam ninyo, napakahalaga ng May 9, 2022 elections, dahil ano ba ang nakataya? Kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya. Depende sa ating magiging desisyon. Kinabukasan ng ating kabataan, kinabukasan ng 110 milyong mga kababayan ang nakataya. At ang nakita natin sa 2 taong nakalilipas sa COVID response na makupad, response na kurakot, response na hindi tama, hindi base sa siyensya, pag ganyan ang patuloy na panunungkulan, buhay ang nakataya, kalusugan ang nakataya, kaligtasan nakataya, edukasyon ng ating mga anak nakataya. Kinakailangan nating tiyakin na ang pipiliin natin may kapasidad, may kakayahan, may track record na dalhin ang ating republika away from, malayo sa krisis na ating hinaharap ngayon. Kailangan natin may kapasidad, kinakailangan natin malinis na track record. Anong kinabukasan ba ang nais natin? Kinabukasan ba na sunod-sunuran tayo sa dambuhalang dayuhang China? Yan ba ang kinabukasan natin? Anong kinabukasan ang gusto natin? Kinabukasan na yung mga nagnakaw ng formally patuloy nilang poprotektahan, dedepensahan sa halip na habulin at ikulong? Anong kinabukasan ang gusto natin? Gusto natin ang kinabukasan na ang mga kurakot sinasampahan ng kaso at kinukulong, hindi ba? Gusto natin ang kinabukasan na ang soberenya natin, ang West Philippine Sea, ipinagtatanggol ng gobyerno. Gusto natin ang kinabukasan, maayos na ang sistema ng ating edukasyon. At gusto natin ang kinabukasan na hindi na ginugutom
ang milyong-milyong nating mga kababayan at mapupuksa na ang kahirapan. At sa ganitong kinabukasan, nasa atin ang kapangyarihan. Nasa atin ang pasya. Tayo ang magsasabi sa darating na halalan kung sino ang mauupo sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Tayo ang makapangyarihan, ang taong bayan. So kung nais natin ng mas magandang bukas, manindigan tayo, tumaya tayo, kumilos tayo, gamitin natin ang ating kapangyarihan na dalhin ang ating bansa sa mas magandang bukas. Hindi ba? At pag tayo po ay nagpasya sa Mayo 9, hindi ho politiko ang pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan. Ang pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan ay ang taong bayan. Hindi ba? Medic daw, medic? Medic daw doon sa may mga ilaw. At kung taong bayan din lang ang pinakamakapangyarihan. Itong nakaraang dalawang linggo, nakita natin ang taong bayan. Itinataas ang kamay ni Lenny at ng inyong lingkod. Napanood ba ninyo yung Pampanga, si Tatang Ned, isang magsasaka, 87 years old. Itinaas ang ating mga kamay. Nung nakaraang araw, sa Bataan naman, ang mga kapatid nating IP, mga AITA, itinaas din ang ating mga kamay ni VP Lenny. Nung isang araw sa Bataan, 22 pare representing 90% of all priests in Bataan, itinaas ang kamay ni Lenny at ni Kiko. Taong bayan na ang tumataya. Taong bayan na ang kumikilos. At pag ang taong bayan na ang tumataya at kumikilos, magtatagumpay tayo! Dalhin na natin ang ating republika sa mas magandang bukas. Sama-sama natin gawin sa loob ng 17 days. Ilan na ba tayo rito? Kung lahat tayo rito, araw-araw, mag-house to house hanggang sa May 7, habang pinapayagan pa ang kampanya, palagay ko, wala tayong talo. At tayo, kung papalarin, uunahin ang agrikultura, uunahin ang magsasaka at mangingisda para maganda ang kanilang ani, maganda ang huli, mawawala na po ang gutom pag marami na ang supply ng pagkain sa ating bansa, sa ating merkado. Hindi ko na po papahabain pa. Cebu, dagang salamat! Gobyernong tapat! Hello, pagkain! Ayaw may kalimti! Tabangi may palihog! Dagang salamat, Cebu! Dagang salamat! Ako umaabot nga Vice Presidente! Vice President Kiko! Sa duha ka maanyag natong mga
bisita. Please welcome Miss Cherry Pie Pikachu and Pop Juan. Yes! Pwede ba? Yan! Palakpakan ulit natin si Senator Kiko Pangilinan! Yung ating future Vice President, Kiko Pangilinan! Cebu, pwede ba kayong mangako? Oo! Kaya nyo bang mangako? Ha, Cebu? Dami, alam nyo, dami kong kauban dito. I love Cebu. Of course. Diba? Kaya nyo mga ako, pwede ba tayong Lenny Kiko all the way? Yes! Wala nang iba! Lenny Kiko all the way! At ang tropang ama! Huwag natin kakalimutan, hindi ba? Oo, huwag na huwag natin kakalimutan ang tropang ama. Kasi yan ang tutulong kay ma'am at saka kay Vice President Kiko para ma-achieve natin ang gobyerno. Tapos Cebu, kilos at galaw na last 18 days. Nasa ang marami yun? Ay, o nga pala, nais ko rin pasalamatan ang dito yung mga taga Bourbon. Tama, asan sila? Nasaan? Dumating sila dito nakabas. At saka yung mga guwapa for Lenny. Nandito lahat yan. Nandito kaming lahat. Alam mo, bilib na bilib ako talaga. Harangan man ang sibat. Kahit anong mangyari, hindi ba? Yes. Dahil lahat tayo ay nangangarap ng isang gobyernong tapat. Harangan man ang sibat. Yan. Walang makakapigil sa atin. Tama. Kasi diba, dapat panahon na magsimula tayo ng isang magandang gobyerno. Ikaw, siyempre, pareho tayong nanay. Oo. Nangangarap tayo ng isang magandang buhay at bukas para sa ating mga anak. So, alam nyo na kung sino ang iahatid natin sa Malacanang. Oo. At saka bukod doon, Pokwang, alam mo, lahat ito, pag pinagsama-sama natin kung ano talaga yung ginagawa natin. Yes. Actually, isa lang eh. Pagmamahal sa sarili nating bayan. Oo. At saka totoo yan, maging mapagmasid tayo sa ating mga iboboto. Oo. Nasa